Hi guys, tag-ulan na naman, so alam na this. Para sa ating mga bike commuters, isa lang ang ibig sabihin yan. Rain gears. Bali, papalitan ko na yung luma kong Tactics 5-liter dry bag. So, while I'm at it, why not share with you a dry bag so that in case you are not familiar with this kind of bags, ay magkaroon po kayo ng quick reference bago bumili if you are considering for such a gear. So, eto ang Ocean Pack dry bag. 5 liters ang capacity nito at gawa sa 0.5mm 500D PVC. I don't technically know what that means, but it's basically the same material as with the Tactics in this video. According to the product info, ang size in use ay 19 by 25 centimeters. Pero, just to give you a real world application, sukatin natin ito with items sa loob na kayang maisara ng tatlong tope, as recommended. At ito yung sukat na babanggitin natin. So ayan, roughly 9 inches. Again, more or less ang measurement na yan. Meaning, pwede pa naman natin yan mapalaki but makakabawa sa recommended number of fold. In short, maximized na yung sukat na yan, at least for me. Meron itong dalawang straps. And for the price, it is a measly 149 pesos. Mura, diba? Itong Tactics na papalitan ko ay nabili ko ng 550 pesos sa mall about 4 or 5 years ago. At ito namang Ocean Pack ay nabili ko ng 149 pesos sa Shopee. So obviously ay malaki ang price difference with the same specifications. Dalawa na agad ang straps nito na parang backpack. Kung napansin nyo, itong Tactics ay isa lang ang provision for carrying. Pero, in fairness naman sa Tactics, lumang design na kasi ito since years ago ko na ito nabili. Yung 5 liter nila ngayon ay dalawa na din ang straps. And yes, this design is useful kasi it gives you options on how to carry the bag. Medyo hindi kasi stable if isa lang ang strap na ala messenger or sling bag. At minsan naman ay malakas makapawis sa likod if you carry it like a backpack. But, having two options ay at least makakapili ka what works for you at pwede mong pagpalit-palitin ng pag-carry while on a single ride. So bukod sa pagiging bag ay may mangilan-ngilan din pwedeng pakipakinabang dito sa bag na ito. Pero reminder lang po, bonus lang po ito at hindi mo kinakailangan gawin kung meron ka namang mas viable na options. Last resort ito kumbaga. Lagayan ng tubig if nasa sitwasyon ka na kailangan mong magi-give at walang ibang lagayan. Instant washing machine, pero syempre manual. Pero kung tama naman ang planning mo sa mga damit na dinala mo, I don't see a need na maglaba ka pa. Pero for instance, na-stranded ka sa isang lugar at nalagdagan ang araw mo dito, eh syempre kukulangan ka ng damit. In which case, kung inabot ka sa area na walang timba o batya, at least meron ka pa ding solusyon. Flotation device, pillow, emergency waterproof bag. Pag hindi naman maulan pero gusto mo lang makasiguro na wala talaga magiging abala sa travel mo, mas maganda kung magbaon ka nito at itupi mo lang ng manipis saka may pasok sa normal bag mo. Then when the need arises, at least may mahuhugot ka para sa mga gamit mong hindi dapat mabasa like mga damit or devices at kung ano-ano pa. Kung napapansin mo sa mga ads or marketing materials ng mga ganitong bags, di ba nilalapag lang naman nila sa buhangin, sa simento, sa lupa at kung saan-saan pa. Dahil nga, madali lang naman itong linisin. Kung may nadikit na buhangin o maliliit na bato o putik ay bubuhusan mo lang ng tubig. Then punasan ng basahan at tuyo na yan agad. Hindi mo yan magagawa sa normal bags dahil kailangan mo pang isampay o patuyuin. Maganda itong aspeto na ito dahil kahit saan mo ilagay ay pwede. Kahit sa lapag or sa sahig lang, no need to find a clean surface pa. Walang arte, di ba? Another good thing about this is that ang dami niyang color variations that you can match your bike with at wala namang price increase for a specific color. Makakapamili ka din ng sizes according to your needs. Since hindi naman tayo sponsored nitong Ocean Pack dry bag, we are going to cover all aspects, even those small and negligible details. However, we are going to present it in such a way that will provide a relative context. In short,
We will mention yung not so good aspects, but we are going to offer solutions or ideas that will counter the said claim. Ito ay para makapagbigay ng tinatawag nating bigger picture ng item. Teka, kasasabi ko lang kanina as part of the good aspects na madaling linisin, di ba? Well, ganito yan. If we are talking about dirts like dust, sand, maliliit na bato, o buhangin, o putik, eh madali naman talagang linisin. Pero if kung mantsa ang kumapit dyan, medyo mahirap-hirap na siyang linisin. As you can see with my tactics bag, andumi na even with frequent washing. Not sure lang if may tamang solution pa sa paglilinis dito, but so far I have tried powder detergent and dishwashing liquid pero hindi naaalis ang mantsa. So kung may alam kayong effective way or chemical solution para matanggal ang mantsa, please leave it down in the comment section and we will try it. Itong dry bag na ito ay walang compartment, parang sako lang siya talaga. Although yung ibang brands or designs ay meron naman kahit papaano at may zippers pa nga yung iba. Pero in comparison with our normal bags, ay very limited talaga ang compartments ng mga dry bags. And with this particular type of bag, let us keep in mind na this is designed to be waterproof. And as such, to ensure ang 100% waterproofing system ng isang bag ay kailangan talagang maalis ang mga weak points na nag-i-exist sa isang normal bag. So yes, acceptable naman for me na walang compartments ito. Solution? Ikaw na lang ang gumawa ng compartments by placing your items in small pouches first. Yun eh kung gusto mo lang masolve itong aspeto na ito. Pag naglalagay tayo ng mga gamit sa normal bags natin, madali lang dahil nakabang naman na ang mga compartments. No planning needed. Pero if you are using a dry bag, you have to be mindful of the arrangement of things inside. Dapat ang mga bagay na priority mo ay siyang ilalagay mo sa topmost part ng bag. Dahil kung ang kailangan mo palang kunin ay nasa pinakailalim, ang mangyayari ay kapaan pa o ilalabas mo muna ang mga nasa ibabaw, which is medyo hassle. Although ang sagot lang naman dito ay simpleng organizational skills, we still can't deny the fact that yung mga normal bags ay wala masyadong ganitong issue dahil pwedeng-pwede mong ihiwalay ang mga gamit sa ibang compartments o pockets. But to be honest, ang pag-organize naman ay instinct mo na at wala ng effort once na masanay ka. So itong aspeto na ito ay maliit na bagay lang naman. Kung dati with your normal bags ay nilalagay mo lang ang mga susi, ball pens, and similar objects to the pockets, you can't do that with this dry bag. Ito yung sabi ko kanina na ikaw na lang ang bahalang maglagay ng maliit na pouch dahil ang mga metal or sharp objects can damage the bag from inside. Obviously, hindi naman agad-agad masisira yan. Pero kung madalas mong nilalagyan ng sharp or pointed objects like susi, ay mababawasan ang integrity ng dry bag mo at madaling magkasira. Another thing is yung mga baon mo na may init na pagkain ay magmo-moist sa loob. If yung tumbler mo naman ay yung tipo na nagmo-moist dahil sa sobrang lamig, hindi din yan maganda na ilagay sa loob ng dry bag. Ito ang napansin ko agad. Dito sa Ocean Pack dry bag, kung ano yung fabric niya ay consistent siya from the top, diretso lang siya to the bottom part. Unlike sa Tactics dry bags na pagdating sa bottom part ay may black material pa na medyo makapal. Unfortunately for Tactics ay hindi ko ma-identify if second layer ba ito which is good if ever or another material lang. Whatever the case may be, mas okay pa din kasi it seems na mas reinforced ang material nitong black fabric na ito. E ano naman kung may black fabric pa dyan sa ilalim? Well, the said black material seen from Tactics serves as a shield or support. For example, if ilalagay mo siya sa mga rough surfaces, at least yung black fabric na yon na medyo makapal than the Ocean Pack we're reviewing, eh medyo may added protection yung bag in the long run. Siyempre, hindi naman masisira yan if isang beses ka lang maglalapag sa mga magaspang na surfaces. Pero if madalas, which is expected naman, ay magkakaroon dyan sa part na yan ng tinatawag nating wear and tear. In short, I think mas maganda yung material sa bottom part na ito ng Tactics versus sa Ocean Pack because again, it provides for additional protection from the elements like bato-bato or matutulis na halaman at kung ano-ano pa sa mga pinaglalapagan mo. Is it 100% waterproof? Well, as much as I would like to address the elephant in the room in a very detailed narrative and illustrations, I think it deserves its own content. Siguro, let us just cover that particular topic in the future kapag mas kompleto na ang ating data. Meanwhile, to be able to provide perspectives for the answers, let us break down that big question into smaller ones. Then, from this, ay kayo na ang mag-decide if this is indeed 100% waterproof. Una, waterproof ba ang material nito? Yes, definitely 100% waterproof ang material nito. Pangalawa, kaya ba nito ang ambon o mahihinang ulan? Yes, 100%. Pwede ba itong malubog sa tubig? Nope, panandalian probably. Pero pag matagal-tagal ay papasukin na ito ng tubig. Katunayan, ang mga dry bags na ganitong itsura ay may mga disclaimers mismo na huwag ilulubog sa tubig. Wala ba talagang tubig ang nakakapasok sa loob? Well, dito nahahati ang sagot. Kung ang body ng bag ang tatamaan ng tubig, maski gaano pa yan kalakas ay hindi ito papasukin.
So, for the most part, I can say na it can provide a certain protection from the rain. However, as per experience and as you can see for yourself in the testing, nagkakaroon ng butil-butil ng tubig sa loob or parang moist sa upper part ito, dun sa roll top portion. Kung ang expectation mo ay totally tuyo ang loob ng bag, no matter what the conditions are, eh sorry na lang muna dahil hindi po 100%. At syempre, hindi naman natin pwedeng pakiusapan ang ulan na huwag tatama sa upper part ng bag at doon na lang sa body or sa bottom part. Nor can we say na huwag lumagpas ng 5 minutes ang ulan dahil we really can't predict these things. But to be honest, this part ay very negligible naman for me kasi kung damit lang naman ay sobrang kaunti lang ang basa. Patak-patak lang kumbaga at hindi naman totally significant portion. Kung cellphone naman o power bank ay pwede mong ipalaman yan sa mga t-shirts o ilagay muna sa towel at definitely ay hindi na yan aabutin ng mga gabutil na tubig. However, I can't be too sure if you are placing a DSLR or yung mga highly sensitive devices or even documents. Now, was it the same as with my tactics bag? Hindi ko na actually ma-recall if I experienced the same dahil nga wala naman akong sensitive na mga gamit na nailalagay doon. Puro lang gamit pang bike to work. The interesting part is that kapag nilagyan mo ng tubig ay hindi naman nagli-leak yung tubig. This Ocean Pack 5-liter dry bag is still a 100% winner for me. Again, presyo pa lang, hindi ka na mamumulubi even after knowing about the moist or the droplets. Sa function naman ay nasa-serve niya yung purpose niya generally, though you still have to exercise a certain amount of caution if you are to put highly sensitive devices, papers, or documents. Again, I can't complain dahil sobrang mura talaga nito compared sa ibang brands and ang ilalagay ko lang naman dito ay mga basic things like mga damit, towels, etc. Yung droplets naman na yun for me ay very minimal lang. So overall, I think 98% pa din ng objects na ilalagay mo dito ay mananatiling tuyo. And if ever na maglalagay man ako ng documents ay ipaplastic ko na lang muna bago dito ilagay. However, if you are someone na wala naman talagang restriction sa budget, eh syempre I would recommend na doon ka talaga sa premium brands na 100% waterproof, moisture proof at submersible pa. Maganda din na may mga color at size variations itong Ocean Pack dahil makakapili ka ng sa tingin mo ay maganda sa paningin mo at nakabase sa pangangailangan mong sukat mula sa maliliit hanggang sa pangmaramihan na gamit. This bag is for your waterproofing needs and obviously, this bag does not intend to replace your favorite everyday bag. So ayun, I hope nakatulong itong content namin na ito sa iyong referencing. Sa mga meron na nito, if you want to see for yourself, try nyo din itest under makatotohanang setting. Dahil ang ulan naman ay hindi natin pwedeng pakiusapan na isang minuto lang at wag masyadong malakas, di ba? Pero kung gaya ko na wala naman kayong documents na ilalagay or highly sensitive devices, eh okay lang, no need to test. This dry bag ay sakto ngayong tag-ulan, pero tandaan, no bag is a one size fits all dahil lahat naman ay may mga pros and cons. At least when you have this, meron kang option that will not hinder your goals, be it biking, camping, trekking, o kung ano pa man yan.